sa mga balitang mayroong pag-asa. Bagong Adventist World Radio Station sa Balawan, La Union, pinasinayaan. Mga church elders sa tatlong distrito ng Central Occidental Mindoro itinalaga sa tungkulin. Mindoro Satellite Field at Hope Channel North Philippines, pinangunahan ang Media Ministry Training sa Ligaya, Sablayan, Occidental Mindoro. Paglilingkod at pangangaral ng mga care group sa Palawan, patuloy na nagtatagumpay. 10 araw na medical outreach, bahagi ng mission trip ng Wimmer University at PAMAS sa South Palawan. Family retreat at renewal of marriage vows, magkasamang idinaos ng San Pascual, Seventh-day Adventist Church. Mga Adventistang senior citizen sa buong Batangas, nagtipon sa Bugtong, Lipa City. E-Sports Fest, dinaluhan ng mga Adventist youth mula sa buong Oriental Mindoro. Central Luzon Conference Area 10 Master Guide sumailalim sa Pathfinder Refresher Course. Masayang pagbati sa inyong lahat. Ako po si Rodel Omayana. At ako naman si Lou De Los Reyes. Makakasama niyong muli sa bagong edisyon ng Pagbabalita. Narito kami upang maghatid ng mga pinakabagong update ng paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Ito ang Hope Today NPUC News. Pinasinayaan at itinalaga ng Northern Luzon Mission ang bagong Adventist World Radio FM station sa Balawan, La Union. Ang nasabing 97.7 AWR FM channel ay magsasaimpapawid ng mga Adventist program sa buong Northern La Union District at mga karatig pang lugar. Nagbabalita si Benji Mantiles. Dito sa Balawan, La Union, at kasalukuyan po na ginagawa po natin ang inauguration ng ating radio station dito sa 97.7 FM Balawan. Sa nangyayaring kaganapan sa ating lipunan, ang mga balitang may kinalaman sa mga karanasan, pagkagutom, digmaan at mga salot na nagdudulot ng kamatayan sa mga mamamayan. Ito ang mga balitang araw-araw nating naririnig at napapanood sa ating mga radyo at telebisyon. At ito'y nagdudulot ng pagkabalisa ng bawat nakakapakinig at nakakapanood sa mga balitang ito. Ipanakakitak iti AWR is the best way to effectively reach the people's heart. But I'm so glad that God provided us blessings that we can share to His work. And I know that this is God's work and God will be glorified in all our undertakings for Him. Ang mga kapitiran ng Northern La Union District na nakakasakop sa lungsod ng San Fernando, sa bayan ng San Juan, Bakunutan, Luna at Balawan ay nakibahagi rin sa nasabing programa. Isa sa mga layunin ng Adventist World Radio ay ang ihatid ang pabalita ng kaligtasan dito po sa lugar na naaabot ng atin pong broadcast. At isa sa amin pong pinaka-goal sa radyong ito ay abutin ang mga taong hindi pa po nakakaalam ng pag-ibig ng atin pong Panginoon. Kaya mahirap man pong katukin ang kanila pong mga tahanan. Ngunit sa pamamagitan ng radio ministry, amin pong ihahatid ang pabalita ng kaligtasan sa kanila pong tahanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga transistor radio. At purihin ang atin pong Panginoon at luwalhatiin ang kanyang pangalan sapagkat meron po tayong mga kapatid na patuloy na sumusuporta sa atin pong programa dito po sa Adventist World Radio 97.7 FM Balawan. Maraming salamat po dahil nagkaroon po ng AWR dito sa Balawan. At nagiging tagapakinig po ako ng AWR na ito at nagiging tumibay ang aking pananampalataya dahil po sa aking mga naririnig sa radyo tungkol sa pag-handle sa pamilya at tungkol sa pangangalaga sa kalusugan. Kaya nagpapasalamat po ako at laking tulong po ang AWR sa akin at sa aking pamilya at sa komunidad. AWR 360 from Broadcast Network. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ito po ang iyong lingkod, Benjamin Tillis,
para sa NPOC News. Idinaos sa Ligaya Seventh-day Adventist Church ang induction and commitment ceremony ng COMEA o Central Occidental Mindoro Elders Association. Doon ay itinalaga sa tungkulin at paglilingkod ang 78 church elders mula sa 3 distrito ng Central Occidental Mindoro. Ang balitang hatid ni Dana Hilario. Dinaluhan ng 78 elders ang induction and commitment ceremony ng mga distrito ng NOM 2, COM 1 at COM 2 na kilala rin bilang Central Occidental Mindoro Elders Association. Nito ang 28 ng Mayo, taong kasalukuyan sa Ligaya Seventh-day Adventist Church sa pangunguna ng mga butihing pandistritong pastors. I will go with my church ang sentro ng nagkakaisang mga distrito. Layunin ng nasabing pagtitipon ay upang formal na ipakilala sa kapulungan ang asosasyon at mailatag ang mga panukala bilang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Nakita ko yung pwersa ng mga elder ay napakarami pala namin. At doon ay sa bukirin ng Panginoon ay maraming magagawa at makakagawa ng mga bagay para sa ikakalago ng ating iglesia at higit lalo sa ikakatibay ng ating mga kapatid at lalo doon sa pag-aalaga ng mga kapatiran at sa mga pagpapagawa ng iglesia. Hangarin rin ng organisasyon na mas mapalawak pa ang sakop ng pagpapangaral ng pabalita sa mga taong naninirahan sa kanayunan. Sa pamamagitan ng nagkakaisang liderato ng 3 distrito kasama ang kanilang mga butihing pastor. Ang gawain ng COMEA Elders Association ng Central Occidental Mindoro Elders Association ay upang itaguyod ang magandang samahan ang ating mga elders dito sa ating Pride District upang lalong maging maganda ang ugnayan sa isa't isa ng mga elder. Ang sindi ng kandila ay nangangahulugang kanilang pangungunahang maging isang ilawan na nagninga sa mundong puno ng kasalanan ang mga kapatiran at nangakong maghahatid ng pabalita ng pag-asa sa mga taong nagnanais makarinig ng mabuting pabalita ng Panginoong Diyos. Mula rito sa Ligaya Seventh-day Adventist Church, layuning maghatid pag-asa, ako si Dana Hilario para sa Hope Today NPUC News. Ginanap ang isang media ministry seminar sa pangunguna ng Mindoro at Atsfield Communication Department at Hope Channel North Philippines. Naging bahagi sa nasabing seminar ang mga media ministry team mula sa mga distrito ng Occidental Mindoro. Ang mga kaalamang kanilang natutunan at iba pang kaganapan nasa balita ni Myra Jim Taniedo. To produce and broadcast television programs reflecting God's love and promises, yan ang misyon ng Hope Channel Philippines. Kaya naman, tunay na pinagpala ang probinsya ng Occidental Mindoro sapagkat ang Hope Channel Philippines at Adventist World Radio North Philippine Union Conference ay nagsagawa ng media ministry training dito sa Ligaya Seventh-day Adventist Church. Ang seminar na ito ay pinangunahan ni na Pastor Neptali Fofue, Communication Director ng Mindoro Mission Satellite Field at Ernesto Cesar Ann, General Manager ng Hope Channel Philippines. Ito ay sinagawa noong 27 hanggang 28 ng Mayo taong kasalukuyan. Para may handang ating mga participants sa training nito, aking kinontak yung mga alam kong media team na nag-exist, yung mga leader nila, pati yung mga pastors na i-promote ang pagpupulong natin ito ngayon. Ikalawa, aking kinausap ko rin ng ating mga kaibigan para matugunan ang ating pangailangan. So salamat sa Panginoon at tayo nagkaroon ng enough fund para ma-finance itong training na ito. Ang layunin ng seminar na ito ay maihanda ang mga kabataan sa pagbabahagi ng pag-ibig at kabutihan ni Kristo. Na siya namang tinugunan ng mahigit kumulang 40 masisiglang kabataan mula sa iba't ibang distrito ng probinsya. Sa pamamagitan ng ganitong mga training, may dalawang bagay tayong ina-achieve o dalawang objective. Una ay yung tinatawag nating we delegate. Ating i-distribute ang trabaho ng media ministry sa mga churches upang ang bawat isa ay magkaroon ng pakiramdam na sila ay bahagi ng Hope Channel Philippines. Kapag dinedelegate natin ito,
nagiging mas mabilis ang pagpapalaganap ng magandang pabalita. Ang pangalawa ay yung tinatawag na empowerment. Binibigyan natin ng authority o kapangyarihan ang bawat churches na sila ay maging kabahagi ng ganitong gawain. Nagbigay daan ang nasabing seminar upang ang bawat miyembro ng media team ay mas mahasa pa sa paglalahad ng mga kwentong kapupulutan ng pag-asa. Nagkaroon din ng pagkakataon ang mga grupo na maibahagi ang kanilang natutunan sa pamamagitan ng paggawa ng conversion story. Sa kabuuan, naging malaking tulong ang seminar na ito upang mapatibay pa ang bawat local media team ng probinsya. Natutunan ko sa maikling training na ito kung paano mag-create ng short videos mula sa pag-interview, mga possible na questions, mga pag-shots, at hanggang sa post-productions katulad ng pag-edit ng videos. Malaking tulong ito para sa amin, mga bagong create na media teams na magamit namin ito at mas marami pa kaming ma-inspire sa iba't ibang sulok ng mundo. Occidental Mindoro Media Teams, we will go! Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Taniedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Patuloy na nagtatagumpay ang paglilingkod at pangangaral ng mga care groups sa Palawan Mission Territory. Sa Santa Cruz, Palawan, 10 tao ang naihatid sa bautismo bunga ng care group ministry at mission initiative na Palawan for Christ. Nagbabalita si Ejen De La Cruz. Muli na namang nasaksihan ng mga kapatirang bumubuo ng iba't ibang care group ministries dito sa Palawan Mission ang kabutihan at pag-ibig ni Kristo. Kasabay ng iba't iba ring kaganapan ng bautismo sa buong teritoryo ng Palawan na resulta ng taon-taong inisyatibong tinatawag na Palawan for Christ, kasama rito ang 10 kaluluwa mula sa Barangay Santa Cruz, Puerto Princesa City. At sa parehong araw rin ay ginanap ang isang napakatamis na pakikipagtipan ng dalawang magkasintahang binyagan. Ito ay parehong ginanap sa pinakamasayang araw na ating sineselebra sa isang linggo, araw ng Sabat, 14 ng Mayo, taong kasalukuyan. Kasama sina Pastor Jonathan Cordial, ang Care Group Ministries Director na nanguna sa seremonya ng bautismo, at si Pastor Ramil Rey naman sa kasalan bilang Family Ministries Director. Punong-puno ng galak ang mga miyembro ng Care Group Ministry ng Bakungan Seventh-day Adventist Church sa resulta ng kanilang nasaksihan sa tulong ng Banal na Espiritu. Ang care group na ito ay pinangunahan ng mag-asawang Carlos at Rebecca Andales. Ako po ay masayang-masaya sapagkat ang Panginoon ay mula nung aming maitatag ang church na ito sa tulong niya, ay nagbunga ito nga, nagkaroon kami ng gawain, at yung ibang mga kapatid na di na nagsisimba ay nanumbalik, at yung iba naman ay yung mga iba naming dating nadalaw noon, at ngayon ay ito na nga sila, yung mga nabinyagan na tumanggap na sa Panginoon. Meron po tayong nabinyagan dito na tatlong pamilya, pero dahil po sa pandemic, meron pong mga nagpahinga. Pero sa gawain po na ginawa natin ngayong sa care group po, ay nanumbalik po sila at may mga nabinyagan po. Ang kasalukuyang tinatayong iglesia naman sa Barangay Santa Cruz ay nasimulan dahil sa inisyatibo ng isang kapatid na tumugon sa panawagan ng Diyos noong nakalipas na taunang malawakang pangangaral na Palawan for Christ noong 2018. Noon sa Mindanao, ako isang Katoliko, na-convert ako, pero may hinahanap ako kasi wala ako sa Sabat, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi dito sa Palawan, dito pala mas nakaroon ako ng kapayapaan. Saksihan rin ang pag-iisang dibdib ni Ramil Lanado Jr. at ni Kayla Joy Esteban, kasabay ng araw ng kanilang pagtanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Sobrang halaga po yung napalapit po kami ngayon sa Panginoon. Natutunan rin namin kung paano itong magmahalan, paano mahalin yung Diyos. Ang mga banal na seremonyang ito ay nagmula at hubog sa pag-ibig ng Panginoong Diyos. Hatid ang balitang may pag-asa. Ako po si Ejen Joy De La Cruz para sa Hope Today and PUC News.
Tampung araw na medical outreach program ang naihatid ng mga mag-aaral ng Wimmer University sa iba't ibang lugar sa katimugang bahagi ng Palawan. Katuwang ang PAMAS o Philippine Adventist Medical Aviation Services, nasa 150 tao ang kanilang napaglingkuran sa nasabing mission trip kada araw. Si Beatrice Carmaran para sa report. 150 pasyente kada araw ang napaglilingkuran sa nakalipas sa 10 araw na medical mission trip sa iba't ibang lugar ng South Palawan. Sa pangunguna ng 13 estudyante mula sa Wimmer University sa California, sila ay nagrakbay tungo sa iba't ibang lugar ng South Palawan. Kasama ng grupo ang Philippine Adventist Medical Aviation Services o PAMAS. Sa pangunguna ng 13 estudyante, kasama ang kanilang direktor na si Mr. John Peacock mula sa Wimmer University sa California, sila ay naglakbay tungo sa iba't ibang lugar ng South Palawan. Kasama ng grupo ang Philippine Adventist Medical Aviation Services o PAMAS. Isa ang sitio Olympic sa mga lugar na napaglingkuran ng grupo. Kasama rito ang Barangay Mainit, Barong-Barong, Mati, Maasin, Sabsaban, Imulnod at Tula-Tula. Maliban sa libreng medical check-up, kasama ang serbisyong dental, tuli, libreng salamin at health expo sa mga serbisyong hatid ng grupo sa umaga. Sa gabi na may 3 evangelistic meeting ang ginaganap. Ito ay sa mga lugar ng Barangay Mainit, Barangay Aribungos at Barangay Pangubilian. When the opportunity arose and Mr. Peacock gave the invitation to go on the mission trip, I prayed about it and I made the steps to go on the mission trip and God opened the door. So I'm very grateful and praise the Lord that He led me here. Tunay ngang pag-ibig na nagmumula kay Kristo ang may kakayanang pumukaw sa puso ng sinumang handang dinggin ang panawagan saan man sa mundo. Kasi hindi kami makabili ng mga gamot, kasi mahirap kami. Tapos wala na rin akong asawa. Patay na rin. Kaya parang naano sa isip ko na yung mga anak ko nagkatira na lang sa tao. Nagsikap na lang kami. Nag-trabaho sa tao para makakain lang kami. Kaya nagkaganito ako, nagkakasakit ako lagi. Hawak ang pangako ng Diyos na ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan, ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Magpapatuloy na maghahatid ng kagalingan na nagmumula lamang sa kaitaas-taasan. Mula dito sa Sofronia Española, Palawan, ako si Beatrice Carmaran, hatid ay balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Pinagpala ang mga pamilya ng San Pascual Seventh-day Adventist Church sa kanilang idinaos na family retreat sa San Fabian, Pangasinan. Doon naging pangunahing bahagi ng programa ang Affirmation of Love o Renewal of Marriage Vows ng mga mag-asawang dumalo. Nagbabalita si Jackson Claudio. Matagumpay nga na isinagawa ng San Pascual Seventh-day Adventist Church members sa San Fabian, Pangasinan ang kanilang kauna-unahang family retreat at Marriage Renewal of Vows. Bilang kabahagi nga ng patuloy na pagpapaigting ng mga kapatirang Adventista sa kanilang mga relasyon bilang mga pamilya at magkakapatid, ay isinagawa nga kamakailan ang naturang Family Retreat at Affirmation of Love o Marriage Renewal of Vows sa isang pribadong resort sa San Fabian, Pangasinan. Ang naturang espesyal na programa nga ay pinangunahan ng mga MPM directors na si Pastor Jaire Tangonan at ang kanyang kabiyak na si Mrs. Lizelle Tangonan bilang mga directors ng Sabbath School, Family at Children's Ministry ng naturang misyon. Nag-umpisa nga ang naturang family retreat sa Vesper Program na sama-samang dinaluhan ito ng mga kapatiran at gayon din ang may-ari ng naturang pribadong resort bilang sila din ay mga kapatirang Adventista. Naging kabahagi nga ang anim na couple sa naturang affirmation of love na lubos naman silang naging masaya at mas na-empowered sa kanilang mga napakinggang mensahe patungkol sa pagpapaigting ng kanilang mga pamilya sa kabilangan ng mga iba't ibang pagsubok na dumadaan sa kanilang buhay, hatid pa rin ng mga naging tagapagsalita.
Nagtapos nga ang Letter of Family Retreat ng Linggo ng umaga sa isang commitment service na pinaunahan rin ni Pastor Jaire na kaniyang binahagi na patuloy na maging mapagmahal sa pamilya, kapwa, kapatiran at higit sa lahat maging tapat sa ating Panginoong Jesus. Lubos namang na-bless at naging masaya ang mga kapatirang na kanilang mga babaunin ang mga bawat mensahe na kanilang napakinggan para sa kanilang patuloy na paglago at pagiging ilaw bilang mga kabahagi nga ng masayang pamilya ng ating Panginoon. Nagahatid mga balitang may dalang pag-asa mula dito sa Mountain Promises Mission, Baguio City, Jackson Claudio para sa Hope Today, NPUC News. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon ng pagtitipon at sama-samang pagsamba ang mga Adventist senior citizen sa buong Batangas area. Ang nasabing area-wide fellowship ay idinao sa Lipa Adventist Academy, Bugtong, Lipa City. Ang mga bahagi ng kanilang programa nasa balita ni Celine Dublas. Papuri sa Panginoon ang ating ibigay. Dahil ang ating mga iginagalang na mga senior citizens ng buong area ng Batangas ay nagkaroon ng isang masayang fellowship dito sa Lipa Adventist Academy, Bugtong, Lipa City. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng area fellowship ang mga senior citizens sa probinsya ng Batangas na may temang I Will Go With My Church. Ang nasabing pagpupulong ay pinangasiwaan ng mga manggagawa ng buong Batangas sa pangunguna ng kanilang area coordinator na si Pastor Ramil Pernia. Sa atin pong mga senior citizen ng area ng Batangas, kayo'y inspirasyon ng mga kabataan sa inyong mga paglilingkod, kay aming tinitingala sa inyong pananampalataya, kayo ang aming halimbawa. Amin pong hangad ang patuloy na kalusugan para sa inyo, kalakasan. Bakas ang kaligayahan sa mukha ng ating mga kapatid na maging isang matatag at masiglang miyembro ng simbahan at magbigay inspirasyon sa mga kabataan. Kaya naman masiglang nagbigay ng hamon sina Brother Susing Cordero at Brother Gary Abakan bilang mga opisyales ng grupo. Sa ating mga kasinyuran, at ito'y nadaranasan ko, patuloy at patuloy tayong gumawa sa gawain ng Panginoon. At muli kong uulitin, tayo ay maging matatag kahit tayo matanda na. Ako po bilang isang may karanasan na sa ganitong mga gawain o tungkulin na ipinagkaloob sa amin, ako po naman nagagalak. Naging nagkapagsalita nila si Pastor Hennes Villanueva na kung saan idiniin niya ang pagkakaroon ng masidhing paglilingkod at pakikisangkot sa gawain ng simbahan. Ang Panginoon ay patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas, karunungan, dahil mayroon tayong service, mayroon tayong ministeryo o paglilingkod na isasagawa. Layunin ng samahang ito na magkaroon ng pagkakaisa na ikalalago ng pananampalataya bagaman may edad na. Kaya nagkaroon sila ng paghahalal at pagtatalaga ng mga bagong opisyales ng Senior Citizens Organization, Batangas Area. Idalangin natin na patuloy silang pagkalooban ng buhay at lakas para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Celine Arban Dublas, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Idinaos ng Oriental Mindoro Adventist Youth Federation ang eSports Fest o Evangelistic Sports Festival sa Bansud Gymnasium. Ang nasabing Sports Fest ay muling ginanap matapos ang 2 taon, kaya naman ito'y masayang dinaluhan ng nasa 900 kabataan mula sa buong Oriental Mindoro area. Si Ifsi Gumbok para sa report. Matapos ang 2 taon, muling isinagawa ang Evangelistic Sports Festival para sa mga kabataan ng Oriental Mindoro sa Bansud Gymnasium noong 15 hanggang 22 ng Mayo upang muling palakasin at pasiklabin ang pisikal, sosyal, mental at espiritual na aspeto ng bawat kabataan.
Sa pangunguna ng Omongyan Federation, ang nasabing isang linggong programa ay dinaluhan ng humigit kumulang 900 mga kabataan na mula sa iba't ibang distrito ng Oriental Mindoro kung saan sila ay sama-samang sumubok sa mga outdoor games tulad ng mga larong bola at indoor games tulad ng chess at games of the general. Napapansin ko sa panahon natin ngayon na mga kabataan ay more onto gadgets. They are more to online games, kaya itong isinasagawa nating Sport Fest, ito ay mabuting paraan para tayo ay ma-engage sa mga different physical activities that will make us stronger, makes us healthier, and improves our social skills and promotes positive mental health. Binigyang pansin din ang pakikipagkaibigan na aspeto ng programa kung saan ang mga kabataan ay nakilahok sa aktividad tulad ng Acquaintance Night at Yell Competition. Ang nais ko na maging dulot nito sa bawat kabataan ay maging maayos ang kanilang pakikipag-socialize sa bawat isa at patuloy na ang pagiging isang responsableng kabataang Adventista ang makita sa bawat isa upang ang paglago ay ating makuha. At sabi nga, one spirit, one goal. At nais ko na ang lahat ng kabataan ay magtagumpay sa kung ano yung goal nila bilang isang kabataang Kristiyano. Dahil ang programa ay tinawag na Evangelistic Campaign, binigyang diin din ang kahalagahan ng pagdalo ng bawat pagsamba. Sa pangunguna ni Pastor Onidel Mariano, ang katuwang na pastor ng South Oriental Mindoro District, ang isang linggong programa ay nakapagpalapit ng 20 mga kabataan sa ating Panginoon. Nagkaroon ng idea ang Federation ng mga kabataan dito sa Oriental Mindoro na i-include ang evangelism sa ating normal na ginagawang Sport Fest. Kaya we have this concept ng e-sport fest kasi nga ay nakikita natin yung kahalagahan ng pagdiriin, pagsasariwa ng ating fundamental beliefs, ng ating pananampalataya, at ito dapat ay maging malinaw para sa ating mga kabataan. At ating naman nakita na talagang napakaganda ng impact sa kanila kasi naging balance yung ating ginawang sport fest. Hindi lamang sila nagkaroon ng pagkakataon sa socialization, sa physical na kalalagayan, kundi higit sa lahat, yung atin pong aral na makikita sa Biblia ay talagang ating binigyang emphasis at binigyan po natin ng kahalagahan yun pong pagiging nagkakaisa. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako si FC Gumbok, Hope Today and PUC News. Tumailalim sa Pathfinder Refresher Course ang 18 Master Guide mula sa Central Luzon Conference Area 10. Doon ay binalikan nila ang ilang pagsasanay tungkol sa first aid, basic rescue, drilling at iba pang mga master guide skill and knowledge. Ang balita, hatid ni Cherry Silapan. 18 master guide mula sa Area 10 ng Central Luzon Conference ang sumailalim sa Master Guide Refresher Course na isinagawa noong 28 hanggang 29 ng Mayo taong kasalukuyan sa Santa Maria, Laguna, kung saan binalikan nila ang ilang mga skill at lecture tulad ng first aid, basic rescue, knot tying, orienteering, communication, at marching and drilling upang mas maging bihasa at handa na magturo sa mga susunod na Master Guide trainee. Nagsagawa din ng ilang mga aktibidad na may layuning subukin ng mga kasanayan at kaalaman ng mga Master Guide sa iba't iba mga pagkakataon. Matapos ang training, nagkaroon din ng open forum kasama sina Pastor Marlon Ramirez, CLC Youth Director, at Master Guide Lester Milano upang masagot ang mga katanungan ng mga Master Guide ukol sa ibang mga skill, honor, at training. Si Pastor Marlon Ramirez din ang nagsilbing commitment speaker sa nasabing programa. Tunay na malaki ang ginagampan ng tungkulin ng mga Master Guide sa iba't ibang mga programa ng Area 10. Kamakailan lamang ay kasama sa mga nag-assist ang mga Master Guide at Master Guide trainee sa isinagawang Area 10 Youth Hiking noong 15 ng Mayo sa Mount Romulo, Sinaloan, Laguna, na dinaluhan ng mahigit 300 mga kabataan. Area 10 Youth Hiking, make it help 2022! Woo! Purihin ang Panginoon sa mga kabataang patuloy na nagpapasakop at nagpapagamit para sa banal na gawain. Layunin maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa. Ako po si Cherry Silapan, nag-ulat para sa Hope Today, NPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update ng ating mga kapatid sa kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health
programang pangkalusugang hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing alas 11 ng umaga, Lunes, Miyerkules at Biyernes. Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais niyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, sa pangalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si Rodel Umayana. At ako naman si Lou De Los Reyes. Hanggang sa muling paghahatid ng mga balitang mayroong pag-asa, ito ang Hope Today NPUC News.